بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muli, welcome po sa panibagong kabanata ng mga alituntunin sa Islam. Sa kabanatang ito ay tatalakayin natin ang tinatawag nating ghusl o pagliligo. Ang ghusl ay ang paghuhugas o ang pagpapaligo sa lahat ng bahagi ng katawan, kalakip na rito ang pagmumumog at pagsinga ng tubig na ipinasok natin sa ating ilong. Nagiging sapilitan ang ghusl kapag nangyari ang isa sa limang ito na ating babanggitin. Ang una ay ang pag-agos ng similya nang may pagnanasa, gising man tayo o tulog, sa lalaki man o sa babae. Samantalang kapag ito ay umagos nang walang pagnanasa, halimbawa ay dahil sa uri ng sakit o tindi ng lamig o di kaya'y pananaginip ngunit wala namang similyang lumabas, hindi ito nagtatakda ng pagligo. Kung sakali namang may makitang similya o tanda nito, kahit hindi niya matandaan siya ay nanaginip o tinatawag nating wet dreams, nararapat siyang maligo. Pangalawa ay kapag nakipagtalik, itinuturing ang pagtatalik o ang pagpasok ng kahit dulo man ng o dulo man lamang ng ari ng lalaki sa puwerta ng babae kahit wala pang aktwal na pagtatalik o paglabas ng mani o similya. Pangatlo ay kapag tumigil na ang regla o ang nifas, ang pagdurugo dahil sa panganganak. Pang-apat ay kapag may namatay ng kapag may sumakabilang buhay na Muslim o namatay na Muslim ay kailangang paliguan siya. Ang panglima ay kapag pumasok sa Islam ang isang hindi Muslim. May mga bagay na ipinagbabawal sa junub. Ang janaba ay katangian na napapaloob sa lalaki at sa babae na nakipagtalik o di kaya'y nilabasan ng similya dahil sa pagnanasa kahit hindi pa siya nakipagtalik o dahil sa panaginip o wet dreams. May mga bagay na ipinagbabawal sa junub bago siya maligo. Ito ay ang ating mga babanggitin. Una ay ang pagsasala o ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Pangalawa ay ang tawaf. Pangatlo ay ang paghawak at pagdadala ng kopya ng Quran at ganoon din ang pagbigkas ng talata buhat sa Quran. May tunog man o walang tunog, buhat sa memorya man o direktang pagbasa mula sa Quran. Pang-apat ang pananatili sa loob ng masjid, ngunit ang pagdaan sa loob nito ay wala namang masama. Napapagaan din ng wudu ang janaba. Talakay naman natin ang tayammum. Ang tayammum ay ang paggamit ng abo ng lupa imbis na tubig sa paglilinis o pagsasagawa ng tahara. Ipinahihintulot ang tayammum sa isang naglalakbay o sa isang di naglalakbay at sa musafir o naglalakbay. Pamalit ito sa wudu o ghusl kapag isa man lamang sa mga sumusunod na babanggitin nating kadahilanan ay lumitaw. Una, kapag walang makitang tubig matapos ang masusing paghahanap o kung mayroon man ay hindi sapat para sa wudu o ghusl o bagaman malapit ang pinagkukunan ng tubig ay nangangambang baka may masamang mangyari sa sarili o sa ari-arian kapag umalis at kumuha ng tubig. Pangalawa, kapag may sugat ang bahagi ng katawan na kailangan ng wudu o ghusl, ito ay huhugasan pa rin ng tubig, subalit kung ang paghuhugas ng tubig sa sugat ay makakasama, papahiran na lamang ang sugat. Babasain ang kamay at hahaplusin nito ang sugat. Kung ang pagpapahid ay makakasama pa rin, magsasagawa na ng tayammum para rito. Magsasagawa muna ng wudu, huhugasan ang maaring hugasan at ang bahagi na hindi maaring hugasan o pahiran ay hahayaan at pagkatapos ng wudu ay magsasagawa ng tayammum. Pang-apat, kapag ang tubig o ang klima ay lubhang malamig at nangangambang ang paggamit ng tubig ay baka makapaminsala. At kung may tubig man ngunit ito ay lubhang kailangan para sa inumin, maaari na ang tayammum. Paano kaya isagawa ang tayammum?
Una, isa puso ang hangaring magsasagawa ng tayammum. Pangalawa, bigkasin ang bismillah. Pangatlo, itapik ng isang beses ang mga palad sa tuyong lupa. Pang-apat, ihaplos ng isang beses ang mga palad sa mukha. Panglima, ihaplos ang kaliwang palad sa kanang kamay o sa kanang kamay at ihaplos ng kanang palad sa kaliwang kamay ng tig-iisang beses. Ang nakasisira sa tayammum ay ang nakakasira rin sa wudu. Nawawala ang bisa ng tayammum kapag ang mga hadlang sa pagsasagawa ng wudu at ghusl ay nawala. Naway may naintindihan tayo at natutunan sa lecture na ito sa kabanatang ito. Marami pong salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.